after po ng matagal na brainstorming, ay sige, Josa na lang pala ang pangalan niya. Ayun, Josa pang pangalan ko po dito. Isa po ako sa mga alaga ni Kuya Reggie. Kung makapansin niyo po, sa mga parlor po, lagi po silang may mga anak-anakang bakla. So, ako po yung isa mga anak-anakan niya doon na medyo bukonera po ako doon. At medyo may pagkapasaway ng konti. Ayan, MC. Ako naman si Urbi. Ang name ko dito, Urbi. Ako yung best friend ni Lassie rito. Siyempre, pag best friend, laging kontra. Ako yata yung laging kontra dito sa pelikulang to sa kanilang lahat. So, didescribe lang naman yung ano. Yun na. Thank you, Lassie Carman. Ako naman po rito si Reggie. Sa totoong buhay, Reggie rin po ang totoong pangalan ko sa bahay. At ay pinag-isipan din po talaga nila. Ibang interview ko sa kami. Ano palayo mo, Reggie? Kung Reggie ka na lang. Parang hindi na mahirapan. Ang galing na mag-isip. Yung agad-agad. Ayan. At syempre ako po yung kuya ng lahat dito. Kumupkup sa kanila at naniniwala sa pagmamahal. By sila, you mean sino-sino yun? Lahat ng mga ito lang. Ito at si Josa, si Urbi, si Yen. Ayan. Sila yung mga alaga ko dito. At tagmahal lang naman ako dito ng dalawa. At ako yung naniniwala, ako yung tipong bating na hindi yung respect and love sa karami, magmamahal ako ng isang tao lang. Okay. Yun, pero ang minahal ko rito, naging dalawa at lahat sila, dumami. Okay. Kumbaga walang magkakadugo pagdating sa pag-ibig, yun. Ako rito si Reggie. Thank you, last. Ian? Ako naman po dito si Emma. Emma Harot. Emma Harot. Harot kasi. Yeah. Ako po yung bunsong kinakapatid nilang mga bakla dito. Ako yung magtatangkang mag-agaw sa bakla. Nagawin ko dito si Winston. So doon na mag-start yung conflict ng story. Okay. Sige, si Winston. Ako si Winston. Ako yung gagawin lahat. Gagawin lahat para mabuhay lang kami ng nanay ko. Napakasunurin at mapagmahal kasi iniwan kami ng tatay ko. So, ayun. Hanggang sa hindi inaasahan na in love. Ayun. Oo. Yun lang po. Kanino ka nang in love? Kay Reggie? Parehas eh. Parehas. Kay Emma sa tatay ni Reggie. Uh-oh. Okay. Alright. Sino may first? Si Manay. Ang Manay Ethel Ramos ang gusto mag-first question. Sinabi mo nga po mag-first question. O ngayon, gusto ko lang siguro si Miss F at saka in company, alam nila na yung mga tao sa likuran. Ay. Ngayon, ang gusto kong... Nakatayo. Akala ko noon, OG, nagtitipid ka, kaya ikaw din ang nag-host ng ngayon lang kasi ako naka-attend ng isang fresco na mismo nga ang producer ang naka-host. Kaya yun pa, since you can afford MJ Felipe, naniniwala na ako ngayon na you can afford. Ngayon ang gusto kong unang tanongin si Direk. Direk, pwede for you to tell us a little about yourself. I've been in the industry for 21 years, ma'am. I started with Star Cinema. Then I became a writer, head writer, creative consultant for ABS, GMA, and TV5. Then I went back to ABS right now. And when I reached 40 years old, sabi ko, I want to go back to my first love, which is filmmaking. So yun nga. So I decided, sumali ako sa Cinemalaya. I did ML that won Tito Eddie 3 Best Acting Awards this year. So it was a good start. Then this year, I have 4 films. Yung our company, Lone Wolf Films, yun. We have 4 films right now. Tatlo po yung lalabas this November. Ito po yung To Love You. Then sa I Want, I have yung Patayin sa Sindak si Barbara Reimagine. And yung kay Seth Fidelin tsaka Andrea Brillantes na lalabas naman sa, I think, bandang late November. So it was a good start for our company. And maganda po to. It's a good time for filmmakers, media, everyone involved sa industry na to, kasi buhay siya. Next year, I'm scheduled to do, I think, more than 5 films eh. So, GDS films. Ano pa? For the company of OGDS. We have our company po, nag-cooperate po kami dito, yung Lone Wolf Films. So, it's good for everyone, sa ating lahat. Buhay po ang industriya next year because I think Regal is doing 20 plus films, Viva 30, ang dami eh.
So ang daming gagawin pelikula. So marami kayong attend ng mga press con na ipopromote. So this is good for us. So kaya tulungan niyo po kami dito. Sir OG, thank you, ma'am. Tell us why you decided na mag-produce and why you entrusted in pagiging director kaya when you may. Oh, syempre, pangatlong sabi ko na na nasa bucket list ko to man. Hindi nila alam yung mga nasa harapan, may mga tao sa likod. Si Manay talaga. Yan yung mga ano. Different kami nagbabago ni Manay. Hindi, Manay. Kasi syempre, nasa bucket list ko nga makapag-produce sana someday. So ito na nga yun. Yung pelikula. Si Direk Benedict Miki, malaki yung paniniwala ko sa kanya. Wala nang mapanood ko yung ML. Alam mo yung ML? Kwarta padala. Hindi, ML yung martial law. Starring Eddie Garcia, the late. Oh, tsaka, yun, nung muna napanood ko yun, sabi ko, parang mas, tsaka yung Momol Nights, maganda din yung Momol Nights niya na pinanood ko rin, tinapos ko. Kaya sabi ko, ay, bongga si ko si Direk ang kukunin ko. So, si Direk ang kinuha ko, bago pa siya kunin ni Lord, ako na kukuha sa kanya. Okay. Si Direk Benedict. Tsaka napakahusay din yung scriptwriter, Manay. Di ba lagi yung sinasabi, pag mahusay ka ng scriptwriter, mahusay ka rin mag-direct. At isa si Direk Benedict Mee, kasi tinutuboy ko na yon. So, kaya kami nabuo. Kasi kung, syempre, una kaibigan muna, kung kaaway ko to, sa palagay yung kukunin ko to. So, hindi. So, yung friendship namin, ano, matagal na yung kami magkaibigan. So, kaya siya yung naging director nito. At producer.